But I hope that the next administration would at least explore now the possibility of the nuclear total ang nag-umpisa naman nito si Marcos noon. Magawa siya ng nuclear plant, but you know, oil is not infinite. May katapusan yan. Someday it will dry up. Tila nagdilang anghel ngayon si President Duterte sa hiling niyang buhayin muli ng susunod na administrasyon ang iniwang nuclear power ni Ferdinand Marcos na siyang inaasahang re-resolba sa krisis ng Pilipinas. Kung sino nga bang mag-aakala matapos ang ilang dekada ang anak at dugo mismo ni Ferdinand Marcos na si Bongbong Marcos ang siyang bubuhay sa iniwang proyekto ni Marcos. Ikagugulat nyo kung aking sasabihin na maaaring sa ilalim muli ng isang Marcos posibleng matikman ang nuclear power ng Pilipinas. Pero bago mangyari ito, kakailanganin muna natin ang tulong ng eksperto. At ang tulong na ito ay manggagaling mismo sa bansang nais bumuhay nito. Walang iba kundi ang South Korea. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Tila gustong magpasiklab ngayon ng South Korea kay Presumptive President Bongbong Marcos sa alok nilang buhayin ang nuclear power plant ng Bataan. Ito ay dahil sa lumalalang demand ng source of energy gaya ng langis, gasolina at kuryente, kung saan dahil sa bakbakang Russia at Ukraine, nahihirapang sumabay ang Pilipinas sa presyo ng pandaigdigang merkado na nagre-resulta sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Ayon kay BBM, sisiguraduhin niyang hindi maiiwan ang Pilipinas ang paggamit ng nuclear energy sa ilalim ng kanyang pamumuno gaya ng gustong mangyari ng kanyang ama bilang paghahanda sa posibleng pagkaubos ng oil sa mundo. Narito ang payag ni BBM. Yung offer nila at yung nakapunta na rito ng mga expert na nuclear power para tignan ang Bataan Nuclear Power Plant para makita kung ano ba ang maaaring gawin. Pwede pa bang ituloy o kailangan na magtayo ng bago? What are the things that we will have to do? But kahit na hindi aabutan ng administrasyon ko, we still have to start somewhere. Matatandaang sa iniwang prediksyon ni Ferdinand Marcos, kung inyo itong mapapanood, alam ni Marcos, darating ang araw, magiging dahilan ito ng pagbagsak ng Pilipinas dahil sa pagiging dependent natin sa ibang bansa. Kaya agaran siyang bumuo ng sariling nuclear power plant taong 1976 upang itayo sa sariling paa ang Pilipinas na sa kasamang palad, hindi ito nagtagumpay matapos ipatigil ni Cory Aquino taong 1984 na siyang dahilan upang masayang ang $1.9 billion na ginastos noon ni Marcos. Kaya pangako ngayon ni BBM sa pag-upo niya bilang Pangulo, sisiguraduhin niyang pagkatapos ng kanyang termino, nakatayo na sa sariling paa ang Pilipinas na siyang nais mangyari noon pa ng kanyang ama. Kung nagtataka kayo, bakit sa dami ng nagdaang administrasyon walang sumubok na buksan ang nuclear power plant? Ito ay dahil takot silang malaman ng taong bayan ang katotohanan na kung noon pa ito binuksan, malamang sa malamang na mamayagpag pa rin tayo sa Asya. Kaya kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong buksan muli ni BBM ang proyektong iniwan ng kanyang ama na siyang susi upang umangat muli ang Pilipinas? Comment nyo na po sa baba ang inyong reaksyon.
at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!